with Strange Feelings, Part 13. It's been more than a week since Fraylin left San Luis, and the last time they'd have spoken was through an exchange messages. Hinintay ni Reyna ang tawag mula rito. Subalit mahigit isang linggo na ito sa Amerika, ay hindi pa siya nito tinatawagan. Not even a single message from him. Ngunit ano nga ba dapat niyang asahan buhat dito? Marahil sa mga sandaling ito, ay kapiling nito kung sino man ang huling nakausap nito sa telepono ng gabing iyon. Hayo naman sa pag-atake ng matinding selos sa dibdib ni Reyna. Pilit ni Reyna iwinawaksi sa bahagi ng isipan niya ang tungkol doon. Kung sana hindi na lang niya narinig iyon, di sana siya nasasaktan ngayon. She took a deep breath and exhale after. Siguro ay masyadong abala ang binata kaya hindi siya nito magawang kamustahin. Gusto na rin na mainis at magalit kay Fraylin dahil sa pagbabaliwala nito sa kanya. Ngunit ano nga ba ang karapatan niya para sa damdaming iyon? Anong karapatan niyang magselos at magdamdam? Hindi ba't hindi naman ito sinabing mahal siya ni Fraylin? Malungkot na napabuntong hininga ang dalaga. Lalo lamang siyang nakaramdam ng sakit kung patuloy niyang iisipin kung ano ang kasalukuyang ginagawa ni Fraylin. Pinagpapasalamat na Reyna at kahit paano, hindi siya naboboryo sa mansyon dahil nariyan si Ruby na palagi niyang kausap sa maraming bagay. And she really enjoyed talking with her. The woman was indeed smart. As what she had presumed, nasabi rin ito sa kanya ang personal na buhay nito na ikinagalak niya. Iginiit na rin ng mag-aral itong muli, total ay may universidad naman sa bayan. Inalok din niya ito na siya ang bahala sa isang taong natitira nito sa kolehiyo para matapos nito ang kursong HRM. Ngunit mariing tumanggi si Ruby. Ayon kay Ruby, ay ayaw na nitong makadagdag sa alalahanin niya kahit mapilit siya sa pag-aalok nito. Pagamat nagpasalamat ito sa kanya. Madalas din silang mag-usap ni Ella sa telepono. Nasabi na rin narito ang tungkol sa kalagayan niya. Isa rin sa dahilan ng madalas na pagtawag ng pinsan ay upang yakagin siyang lumawas ng Manila at manirahan kasama nito. Maraming beses na rin niyang nakausap through video call si Diego, and she can't wait to see him in person. Ang swerte ng pinsan niya at may isang Diego sa buhay nito. Halos araw-araw na rin na nagpupunta sa puntod ng mga magulang at nagtatagal doon ng isa't kalahating oras. Kung minsan pa'y, doon nagpapalipas ng buong maghapon. Masakit pa rin sa kanya ang pagkamatay ng papa niya, pero batid niyang masaya na ito kasama ang mama niya saan man ito nararoon. Hindi makapagdesisyon si Reyna kung magme-message siya kay Fraylin or patuloy na maghihintay sa mensahe nito. There was a part of her that pushing her to press the send button. Pero abot-abot ang pagpipigil niya sa sarili. Hindi tuloy siya mapakali at paroon at parito ang lakad niya sa gilid ng swimming pool. Senyorita, kanina ka pa palakad-lakad dyan. May problema ka ba at kanina ka pa nakatitig sa telepono ng hawak mo? Nagtatakang sabi ni Aling Aurora nang hindi makatiis. Kanina pa nito pinagmamasdan ang dalaga na waring may malalim na iniisip. Wala ho, Aling Aurora. Sabi ni Reyna na napatigil sa paglalakad. My God, she was already 25 and yet acting like a teenager. Ganun na ba siya ka-obvious at pati ang kasambahay ay nakapansin sa kanya? Nakakahiya. May inaasahan ka bang panauhin ngayong gabi, senyorita? Wala ho, Aling Aurora. Sabi ni Reyna, ibinalik ang atensyon sa hawak pa ring telepono. Kung ganon, kanino sasakyan ang naririnig ko sa labas? Sa talit, aalamin ko muna. Sabi ng may edad na babae
nang maulinagan ang tunog ng sasakyan sa labas ng mansyon. She shrugged her shoulder. Saglit na sinundan ng tingin ang papasok na kasambahay sa loob ng mansyon. "Abat nakabalik na si Senyorita Froilan?" Natutuwang sabi ni Aling Aurora. "Kamusta po kayo, Aling Aurora? Kayong lahat dito sa bahay?" Si Froilan ay nakangiting inakbayan ang babae. "Naku, Senyorito, maayos namin kaming lahat dito sa mansyon. Ikaw, Senyorito, kamusta ang biyahe mo?" "Medyo may jet lag pa. Baka kailangan niyo munang magpahinga." "I will, Aling Aurora, pero maaga pa naman." Sabi ni Froilan na sinulyapan ang relo sa braso. Pagkatapos ay pasimpleng pinagala ang paningin sa kabuuan ng living area. "Siray na nga ho pala." Tanong ni Froilan nang hindi makita ang hinahanap ng mga mata. "Nasa may swimming pool, Senyorito. Mukhang may problema yata at kanina pa tila ang lalim ng iniisip." Nagsalubong ang kilay ni Froilan sa tinurang iyon ng babae. Tinanggal nito ang pagkakaakbay kay Aling Aurora, saka tumingin sa labas, saka sa kinaroroonan ng dalaga. "May nangyari ho bang hindi maganda habang wala ako?" Nag-aalalang tanong ni Froilan. "Nako, mabuti pa ipuntahan mo na lang siya sa labas at ikaw na mismo ang magtanong. Ipaghahanda ko na rin ngayon ng hapunan para makakain ka muna bago magpahinga. Iaakyat ko na rin ang maleta mo sa taas." "Sige ho, Aling Aurora. Pero ako nang bahalang magdala ng bagahe sa taas." "Masusunod, Senyorito." Bigla ang pananalasa ng matinding kaba sa dibdib ni Reyna. And she heard Froilan's masculine voice. She can even hear the loud pounding of her heart in her chest. She was as a panicking inside. Nakabukas ang malaking glass sliding door na nakakonekta sa loob ng labas ng mansyon. Kaya naririnig niya ang pag-uusap ng mga ito buhat sa loob. Anong gagawin niya? Lalapit ba siya sa lalaki at sasalubungin niya ito ng halik at yakap? Eh anong sasabihin niya? Kung yayakapin niya ito ay baka magtaka ang mga kasambahay. Hindi kaya? Mabilis siyang tumalikod nang maulinagan ang papalapit na mga yabag. May pakiramdam si Reyna ng gustong sumabog ng dibdib niya sa sobrang pinting niyon. She held her breath at nang maramdaman na Reyna ng may dalawang matitikis na braso ang pumulupot sa baywang niya. Ang sunod niyang naramdaman as he held his chin on her shoulder. Kaagad din niyang naamoy ang pamilyar nitong pabango na humalo sa lalaking amoy ng lalaki. Gusto niyang magpanit dahil baka datnan sila ng isa sa mga kasambahay sa ganung ayos. But she wondered why she couldn't move her feet and she liked how Froilan placed his hands around her. She felt protected and safe. "I miss you, sweetheart," he said and he kissed her nape. Mabilis na nanayo ang balahibo niya sa likod sa simpleng ginawa nito. "Froilan, you're back," she stammered. God, of course she knew that he was back. She heard him already. Pero kung bakit bigla siyang natameme ay hindi niya alam. But she knew deep inside her heart that she was absolutely happy that he was there right behind her back, hugging and pressing his body against her. Gustong-gusto ni Reyna ang init na ibinubugan ng katawan ni Froilan. "I am, sweetheart." Humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya, sa halip ay umikot ito sa harap niya. "Aren't you missing me, sweetheart?" Marahan ni Froilan dinampi ng halik ang mga labi ni Reyna. She opened her mouth to say something pero naging daan iyon upang tuluyin sa kupin ang mga labi ni Froilan ang bibig niya. He kissed her passionately. Mapaghanap at puno ng pananabik ang mga halik. She moaned in between their kissing. Involuntarily, she raised her hand and placed them around his nape and she gave him the same ferocity. Her responses triggered the beast inside him. Biglang naging mapusok ang klase ng paghalik ni Froilan sa mga labi niya. He was kissing her hard.
mas nag-aangkin. Mas naghahanap ng higit pa sa ginagawa nito sa kanya. And oh God, ginagalak niya ang kalamnan ng babae. She had driven him as far beyond control. Like what he was doing to her. They were both catching their breath nang pakawalan ni Fraylin ang mga labi niya, pero hindi nito hinihiwalay ang pagkakadikit ng noon nito sa kanya. Higit ang mga titig nito sa mukha niya. I bet you miss me. I can tell. He smiled at her so handsomely and he claimed her lips once again. I do. Habol pa rin ang paghinga niya nang pakawalan ni Fraylin ang pag-atake sa mga labi niya. Oh God, sobra niya itong namimiss. She couldn't get a good sleep at night thinking of him. Hinahanap-hanap niya ang yakap ni Fraylin at higit sa lahat ay ang pananabik niya sa mga halik nito. At kung tama ang nasa isip niya, nakikita niya ang matinding pagnanasa sa kislap ng mga mata ni Fraylin. May gumugula raw sa isip mo, sabi ni Aling Aurora. What is it, sweetheart? Tanong ni Fraylin nang bumalik sa normal ang paghinga. Ha? May naalala lang ako. Diyos ko, bakit ba siya napubuloy ngayon? It was a lie. Alam niya iyon. Pero hindi niya pwedeng ipagtapat dito na ang lalaking ito mismo ang gumugulo sa diwa niya. Because it would be embarrassment at baka pagtuwanan lamang siya nito. Kamusta nga palang business trip mo? Baka gusto mo muna magpahinga. She felt silly. Inulit lamang niya ang sinabi rito ni Aling Aurora. I would rather to be with you than rest alone upstairs. Muli ay pinang-abot nito ang mga labi nila na kaagad din naman yung tinugon. Malakas tumikim si Nanay Dolores mula sa likod ni Fraylin. Naging dahilan iyon upang bigla na rin ang maitulak palayo mula sa kanya si Fraylin. Nakahanda ng hapunan, sabi ng yaya niya. Pinaglipat-lipat ang mata sa kanilang dalawa. Serena ay hindi makatingin ng diretso sa matandang babae. Hindi niya gustong salubungin ang nagtatanong mga titig nito. Tamang-tama, Nanay Dolores, at gutom na ako. I could eat a horse. Si Fraylin ay hinihimas ang tiyan. But his eyes locked on hers nang sabihin iyon. Tila ba nagugutayin ito sa ibang bagay? O siya, sige, sumunod na kayo kaagad nang makakain na kayo. Wika ni Nanay Dolores bago umalis. We are coming. Hinawakan ni Fraylin ang kamay niya saka sinama siya dito papasok. Kasunod ng matanda. She tried to withdraw her hand from him pero mas hinigpitan lalo ni Fraylin ang pagkakahawak sa kamay niya. Ang mga kasambahay ay halos hindi gustong ipikit ang mga mata sa pagkakatitig sa kanila. Malamang sa tansya niya ay dahil sa pagkakahawak ni Fraylin sa kamay niya. Ang mukha niya ay nagmistulang kamati sa pumumula. Pinakawalan lamang ni Fraylin ang palad niya nang matapat sila sa dining table. Iyon ay upang ipaghila siya ni Fraylin ng upuan na may kasamang kindat. Ang sunod ni Fraylin ginawa ay nilagyan ng kanin at ulam ang pinggan niya. Pagkatapos, itinaas ni Fraylin sa tapat ng bibig niya ang kutsarang may laman na pagkain. Akmang susubuan siya ni Fraylin. Si Reyna ay namumula ang pisngi. Pinagtitinginan sila ng mga kasambahay. Si Yaya Dolores ay nagsimulang kumain na tila hindi napapansin ang ginagawa ni Fraylin. Open your mouth, sweetheart. Utos ni Fraylin. Hindi ni Reyna mawari kung bakit sumunod siya rito. Tila may kakayahang utusan ng lalaking ito ang katawan niya ng ganun kadali. Akala ko ba gutom na gutom ka? Bakit ako itong sinusubuan at pinapakain mo? Reklamo ni Reyna upang itago at pagtakpan ang totoong damdamin. I'm just making sure nakakain ka ng tama, sweetheart. Aba, nawala lang ako ng ilang araw bumagsak ng katawan mo. Napayuko si Reyna. Hindi nga siya makakain nang maayos mula nang pumanaw ang papa niya na lalo pang lumala nitong nakaraang araw buhat ng umalis ang lalaki. And he wasn't away for days.
For heaven's sakes, mahigit 2 linggo itong nawala at sa loob ng mga araw na iyon ay labis-labis ang pangungulila niya kay Froilan. Kung ano-ano ang naiisip ni Reyna ang ginagawa nito sa ibang bansa. Hinawakan ni Froilan ang palad niya. Don't be upset, sweetheart. Ayoko lang magkasakit ka. Mas lalo na kapag wala ko sa tabi mo. Doon lamang niya inangat ang ulo upang salubungin ang mga titig ng binata. Nakikita niya ang pag-aalala sa kaslap ng mga mata nito. Salamat. Ang totoo niyan ay nagugutom din ako kaya makakakain ako ng marami. She replied as she smiled back at him upang hindi na ito gaanong mag-alala. Pagpasensyahan mo na iho kung ito lang ang nahanda namin. Hindi ka man lang kasi nagpasabi na darating ka ngayong gabi. Di sana'y naipagluto kita ng paborito mo. Hinging paumanhin ni Yaya Dolores. Tinola is actually one of my favorite Nanay Dolores. Sabi nito na hinigop ang sabaw ng tinolang manok. So delicious, right, sweetheart? Dagdag pa nito na binalingan siya. Masarap talaga aring tinola ni Nanay Dolores. May pagmamalaking sagot ni Reyna. Nako, wag niyo na nga akong bulahing dalawa. Nakangiting wika ng matanda. Ipinagpapasalamat niya na nabaling sa matanda ang atensyon ng binata. Kahit paano ay nabawasan ang tensyong nadarama niya. Nakakahawang pagmasdan ang kaganahan ng pagkain ng lalaki kung kaya't maging siya ay napaparami ang pagkain. Hindi rin siya makahindi dahil panay ang lagay ni Froilan ng pagkain sa pinggan niya. Kulang na lang ay subuan siya nito hanggang sumaubos niya ang laman ng plato. Si Nanay Dolores ay tahimik na nakamasid sa dalawa. Pilit na itinatago ang mga ngiti. Niyaya niya maglakad-lakad sa Froilan sa labas ng mansyon. Pagkatapos nilang maghapunan, para mabilis silang matunawan bago matulog. She was walking ahead to him when Froilan grabbed her hand. Pinagsalikop nito ang kanilang mga kamay as he walked with her. Nakailang hakbang pa lamang sila nang dalhin ng lalaki ang palad niya sa bibig nito. So, tell me what made you busy for the past 2 weeks, This time, Froilan imprisoned her around his arms. You didn't go anywhere, sweetheart? It was a statement rather than asking. Wala naman akong pupuntahan eh. Bakit hindi ko nagpasama kay Nanay Dolores o kay Ruby? Nagpunta ng Manila para mamili ng mga kailangan mo. Masuyong sabi ni Froilan na nilaro-laro ang buhok niya. I haven't thought of that. Isipay, nag-e-enjoy naman ako rito sa bahay. Kausap ko rin madalas si Ella sa telepono kaya hindi ako nababagot. Mabuti kung ganon. But I'll be more happy kung gagawin mo ang mga nakasanayan mo noong nabubuhay pa ang papa mo. Go out with your friends. Go to the mall. To a salon. And everywhere you want. Well, except for doing the bars. However, if you want to drink, then drink at home. You can't drink without me by your side. I don't drink. You don't? Umiling si Reyna. That's even better, sweetheart. Hinaplos ni Froilan ang kabila niyang pisngi. Pagkatapos, hinawakan ang hinlalaki ng daliri nito ang mga labi niya. I always wanted to kiss those lips. She blushed. Ipinikit ni Reyna ang mga mata sa pag-aakalang hahagkan siya ng lalaki. Pero iminulat niya nang may ilang segundo niyang naghihintay sa paglalapat ng kanilang mga labi. Nakangiting mukha ng binata ang namulatan niya. Napahiya siya. Ganun ba siya naghahangad na mahalikan ng binata? Nakakahiya. I think we should. Nabitin sa ere ang nais niyang sambitin nang takpan ni Froilan ang bibig niya. Siniil siya nito ng halik. At katulad ng madalas mangyari sa kanya, nanlalambot ang katawan niyang napapayakap sa dibdib nito. The moan escaped from her mouth. Nang naging mapusok at agresibo ang mga halik ni Froilan, ang mga kamay nito ay nagsimulang maglakbay sa katawan niya.
partikular sa maselang bahagi ng kalambutan niya. Napapitlag pa siya when Froilan pressed himself against her at naramdaman niya sa punso niya ang matigas na parting iyon ng binata. She wanted to touch him right there between his pants. Pero baka masumain iyon ni Froilan. After all, she haven't done it yet. Sa pagtataka niya ay biglang tumigil ang ginagawa ang binata. You're right, sweetheart. We should go back. It's getting cold at baka magkasakit ka. Habol ang paghingang wika nito. Gusto na rin ang magprotesta sa biglang pagputol ni Froilan sa ginagawa nito sa kanya. Gusto niyang magalit dito. Pero minabuti na lang niyang manahimik at sumang-ayon. Pagpasok nila sa kabahayan ay nagtuloy-tuloy siya sa pagpanhik sa hagdan patungo sa kwarto niya. Masama ang loob niya kung bakit ay hindi niya alam. What's wrong with her? Bakit ba nagkakaganito siya pagdating kay Froilan? She shook her head kasabay ng pagtatakboy sa mali siyang naglalaro sa diwa niya. Akmang ihahakbang niya ang mga paa palapit sa kama nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Niluwa niyon ang binata. Walang sabi-sabing kinabig siya nito at sinunggaban ang mga labi niya. Marahas, mapusok at punong-puno ng paninabik ang klase ng mga halik na pinapalasap nito sa kanya. Nagsimula ring humaplos at humagod ang mga palad nito sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Pakiramdam niya ay tila siya nagniningas na apoy na habang tumatagal ay lalong umaalab at gustong magliyab. He was crashing to his body. Marahas din na hinahalikan ang mga labi niya. Naglulumikot ang mainit itong dila sa loob ng bibig niya. Dahilan para mapaungol siya. Kasabay ng mapusok ng mga halik nito ay ang paglalakbay ng mga palad ni Froilan sa katawan niya at sa masiselang bahagi ng pagkababae niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumigil ito sa pananakop sa mga labi niya bagkos naglakbay pababa sa leeg niya ang mga halik nito. Si Reyna, hindi maipagkakaila sa sariling gusto niya ang ginagawa ni Froilan sa katawan niya. Na ilang araw din niya itong hinahanap-hanap. Pakiwari niya, umaalab ang buong katawan niya. She wants nothing but to surrender herself to this man. He was kissing, sucking, and nibbling each sides, and there is nothing she could do but to arch her back and cry in pleasure. God knows how she missed this man. Only God knows how much she wanted him. Upang lalo siyang magliyab sa matinding pangangailangan. She had wondered how this man make her feel so invulnerable and helpless. And when Froilan pulled, nahigit niya ang paghinga when she felt his breath against her skin. He kissed her there, smelling her natural scent as if he was familiarizing his personal. Tila magdedeliheryo sa sensasyong nananalaytay sa mga ugat niya. May pakiramdam siyang tatakasan ng lakas ang kabilang tuhod niya sa ginagawang iyon ni Froilan. But she doesn't want him to stop. She wants him to continue what he was doing to her body. She screamed in delight. She wanted him to stop now. She doesn't want him to stop. She wanted more and more of him. Nanghihinang napakapit siya sa balikat ni Froilan. Ipinagpapasalamat niyang kaagad itong tumayo at isinalo ang nananalumpay niyang katawan. You are beautiful, Reyna. Binuhat siya nito at marahang nilapag sa kama. Ang suod nitong ginawa ay iniisa-isang kalagin ang kasuotan. Ang mga mata nito ay hindi hinihiwalay ang mga tingin sa pagkatitig sa kahubadat niya. Mabilis ang tibok ng puso niya habang magkahinang ang mga titig nila. She wanted to cover herself, but it seemed that Froilan knew what's on her mind. Don't even think about it, sweetheart. May pagbabanta sa boses nito. I like you that way, darling. Dagdag pa nito. The blazing lust registered in his eyes. Darling? Pinagkakamali na naman ba siya ni Froilan sa ibang babae? Kumudlit ang sakit sa dibdib niya sa pagkaisipin ng bagay na iyon pero
kagad din niyang itinaboy sa diwa. She doesn't want to spoil the night. She was with Froilan and that's the most important to her. Tumayo siya buhat sa kama at lumapat sa binata na ngayon ay boxer na lang ang suot. Hayaan mong gawin ko sa'yo ang ginawa mo sa akin kanina. Kung paano niya nasabi iyon ay hindi niya alam pero isa lang ang natitiyak niya. Gusto na rin ng paligayahin si Froilan katulad ng pagpapaligaya nito sa kanya. She started to kiss the corner of his lips to his growing stubbles, down to his neck, and Froilan groaned. Nagbigay iyon ng encourage sa kanya upang pagbutihan ang ginagawa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gagawin niya iyon sa isang lalaki at tanging kay Froilan lamang niya gustong gawin. Her lips and soft kisses traveled down to his wide chest. Ginahayo niya ang ginawa nito sa kanya kanina. She then stopped. Tiningala ang lalaki at nagtataka sa pagtigil niya. "You have a beautiful abs, Froilan," she complimented. Kinintala ng halik ang anim na muscles sa tiyan nito. Froilan didn't head to bed after the intense and mind-blowing lovemaking they both had shared. Nakatitig lamang ito sa maamo at magandang mukha ni Reyna. Marahan niyang inalis ang hibla ng buhok na nakatakip sa mukha nito. Paulit-ulit nilang inangkin ang isa't isa. Though just looking at her right now, make his groin throbbed with need. Napangiti siya. He wondered why this woman makes him feel this way, and how easy for her to awake her carnal needs by just looking at her. Nakakasiguro siyang wala pang sino mang babaeng nakagawa niyon sa kanya. Except for Reyna. His Reyna. Hindi pa man tapos ang conference ni Froilan sa Amerika ay lumipad na siya pabalik ng Pilipinas. Bahala niya ang papa niyang magdesisyon. Ang mahalaga ay naayos niya ang gusto't sa kumpanya. And mother, one more day na ilalagay niya sa Amerika ay tuluyan siyang mababaliw sa lapis na pagkamiss kay Reyna. Walang gabing hindi niya pinananabikang makita, mahawakan, mayakap at maangkin ng dalaga. Sinadya niya itong hindi tawagan o padalhan ng mensahe dahil baka maisipan niyang bumalik kaagad ng Pilipinas nang hindi nareresolba ang problema sa kumpanya. Pero tiniis ni Froilan iyon kahit mahirap para sa kanya. But it was worth it. Binibigyan niya lahat ng lakas niya sa tuwing aangkinin niya ito. Only to satisfy his needs for the following nights na hindi niya ito nakasama. Pero nararamdaman niya ang kagustuhang angkinin ang dalaga. He promised to himself na hindi niya ito muling sasaktan. How stupid of him to hurt her feelings noong una pa lang na magtagpo sila. Pero dahil lamang iyon sa galit na nararamdaman niya para sa ama ng dalaga. Sa maling pag-aakala. Sukdo lang ipagkait niya sa sarili ang matinding atraksyon niya sa dalaga. However, he was thankful that he found out the truth. But that doesn't make him forgive the bastard who killed his parents. His brother Francis will deal with him. So ngayon, ay wala si Froilan gustong gawin kundi ang bumawi sa mga kasalanan niya kay Reyna. Ang makita itong masaya at maligaya sa piling niya ay naghahatid ng kasiyahan sa puso niya. There's only one thing he wished for. Iyon ay ang mapatawad siya ni Reyna. The next day niyakag niyang mag-picnic sa Reyna. Which is odd because he never asked a woman to go for a picnic. It wasn't his thing. He used to dine with women he dated into expensive restaurant, shower with them and precious stones in their dates and up rocking a hotel bed. But he could do anything for Reyna. May mga magagandang restaurant sa bayan na maaaring nilang pagdatean na dalawa pero mas gusto ng dalaga na sa hasyenda mamanghalian kasama ang mga tauhan nila. Muntik pa nga siyang magalit dito dahil tinanggihan nito ang bigay niyang Tiffany necklace na may makikislap na brilyante sa gilid na hugis pusong pendant niyon. He could buy the most precious jewelry for her pero wala na siyang sapat na oras para mamili. Tinanggap lamang nito ang kwinta sa isang kondisyon. Iyon ay kung magagawa niyang taniman ng palay ang kalahating ektarya mag-isa. And he did.
Marahil ay nakonsensya ang magandang dalaga dahil nasunog ng sikat ng araw ang likod niya. Thankfully, dahil inalagaan niya nito, ay tinanggap nito ang kwintas. That's made him happier. She was so down-to-earth person na lalo niyang nagustuhan dito. She was so modest, naive, and yet classy in her own way. Kahit yata, basahan, ang damit nito ay bagay pa rin dito. With those taunting breasts and long legs, he grinned. Naglalaro ang mali siyang idea sa diwa ni Fraylan. Anong ibig sabihin ng mga ngiting yan? Serena na hindi nakapagpigil na punahin ang lalaki. Marahil napansin itong kanina pa siya nakatitig dito. Nothing, sweetheart. Something popped in my mind. Well, I hope it wasn't another woman you were thinking. Sabi pa ni Reyna. Kaagad naman na himiga ni Fraylan sa boses nito ang selos. Niyakap niya ito at ikinulong sa mga bisig. Hinagkan ang buhok nito. I wasn't thinking of another woman, sweetheart. I was just thinking of you and between of your legs. Napansin niya ang pamulumula ni Reyna kaya lalo niya itong tinukso. Perhaps we can try another position tonight. Stop! Or we could make love while our clothes still on and right here under the tree. Pinaghahala niya ang paningin sa kapaligiran. Nasa ilalim sila ng mayabong na punong kahoy kung saan sinundan sila dati ng anak ni Mang Nardo upang ihatid ang magandang balita that turned into bad news for all of them, especially for Reyna. It's broad daylight. Pinanlakhan siya nito ng mga mata. Exactly. That's the exciting part, sweetheart. Fraylan? Nag-echo sa buong kapaligiran ang malakas na halakhak ng binata. And then he looked at her seriously as he grabbed her waist and pulled her body against his hard, throbbing masculinity. I'm not joking when I said I want to make love with you under the street or under the broad daylight. I want you, sweetheart, always. With our clothes on? Maang na tanong nito. Muli ay napagalpak siya ng tawa. This woman never fails to make him laugh. So innocent yet, so wild in bed, and he likes her more that way. Hindi niya ito sinagot, bagkos pinang-abot niya ang kanilang mga labi. Ang mga palad niya ay ekspertong pinaglandas ang likod ni Reyna pataas pababa, under the blue skies and fertile tree. On a broad daylight, Fraylan made love with her, pleasurable, with their clothes still on. Abangan, simula na ba ito ng pagiging masaya na muli ni Reyna? Si Fraylan na nga ba ang lalaking makakasama niya habang buhay?